Hi! Welcome sa YouTube channel ni Ronald Corpus Official, and for this video ating pag-usapan o ating tatalakayin. Limang hakbang kung paano paamuhan ang mga pusa. Unang hakbang. Ipakilala mo ang iyong sarili. Kahit na palagi kang naglalagay ng pagkain at tubig sa kanyang mga mangkok at nililinis ang litter box, o basta alisan na lang ng laman ang litter box. Kung mayroon kang self-cleaning litter box, maaaring ituring ka pa rin ni Kitty bilang isang nanghihimasok sa kanyang comfort zone. Magsimulang ipakilala ang iyong sarili ng dahan-dahan at maging mapagpasensya. Samahan ang iyong kuting sa safe room at umupo ng tahimik sa kama o sa lupa. Huwag subukang abutin at alagaan ang iyong pusa o kahit natawagan siya sa una. Magsimula lang sa pagiging isang hindi nagbabantang presensya at hayaan si Kitty na lumapit sa iyo kapag handa na siya. Humarap at hayaang singutin ni Kitty ang paligid mo. Dahan-dahan, mag-alok ng kamay para maamoy. Ulitin ito sa loob ng 10 hanggang 15 minuto 2 hanggang 3 beses bawat araw o nang madalas hanggat maaari. Kung ang safe room ay ang iyong silid tulugan din, halika at umalis gaya ng karaniwan mong ginagawa. Hindi mo kailangang gawing kasanayan sa pagsasapanlipunan ang bawat pakikipag-ugnayan, at binibigyang diin nito si Kitty ng pagkakataong naobserbahan mo sa iyong normal na bilis. Sikaping usap ng mahina sa iyong pusa, ngunit mag-ingat na huwag gumawa ng anumang malakas na ingay o biglaang makipag-ugnay. Malamang na makikita mo ang lahat ng iyong pag-unlad na sumanga sa harap ng iyong mga mata. Kapag sa tingin mo ay handa na ang iyong pusa, subukang dahan-dahang hawakan ng ulo at paligid ng mukha ni Kitty. Kung siya ay umatras o umatras, hayaan mo siya. Huwag mo siyang habulin o subukang kunin siya. Hayaan siyang makaramdam ng ganap na ligtas at may kontrol. Pangalawang hakbang. Huwag mawalan ng pag-asa. Kung papasok ka sa silid ng iyong pusa at hindi ka lalapitan ni Kitty, huwag kang panghinaan ng loob. Tandaan, sasalungat ka sa habang buhay na pag-aaral na nagsasabi sa iyong pusa na ikaw ay nakakatakot at nananakot. Upang masira ang mga negatibong asosasyon, lumikha ng mga positibo. Abutin ang iyong kitty treat arsenal, isipin ang deli meat, tuna, o iba pang super treat, at ialok ang mga ito sa iyong pusa kapag pumasok ka sa espasyo. Kung lalapit si Kitty at kakainin ng pagkain, magsalita ng mahina at malumanay. Kung hindi pumunta si Kitty para kumain ng treat, huwag mo itong iwan doon para kumain siya habang wala ka. Para gumana ang proseso ng pagsasapanlipunan, kailangan mong iugnay ang iyong pusa at positibong karanasan ng treat sa iyo. Pangatlong hakbang, makikipag-bonding sa pamamagitan ng paglaro. Habang nagsisimulang magtiwala sa iyo ang iyong makulat na kuting at tanggapin ang mga reg along iniaalok mo. Simulan ang pagpapakilala ng mga laruan at oras ng paglalaro. Dalhin ang laruan kapag bumisita ka, at dalhin ito kapag umalis ka, para maging isa pang bagay na iniuugnay ni Kitty, positibong, sa iyo. Kapag nilapitan ka na ni Kitty, dahan-dahang ilagay ang laruan sa sahig na malapit sa iyo. Huwag igalaw ito kay Kitty o gumawa ng marami sa simula, hayaan mo na lang siyang singhot at masanay. Kapag interesado na siya, dahan-dahan itong kunin at dahan-dahang iharap sa kanyang ulo at mukha. Kung ang iyong pusa ay receptive, hayaan ang iyong kamay na alagaan din ang iyong pusa. Manatili sa paligid ng kanyang mukha at tuktok ng kanyang ulo. Marahil iyon lang ang ginagawa mo sa mga unang beses. Pagkatapos, habang nakakakuha ng higit na kiginhawahan si Kitty, nagsimulang maglaro at tingnan kung nakikipaglaro siya. Habang nagsisimula siyang maglaro at pinapalipat-lipat mo ang laruan, hinahaplos siya nito. Yakapin din siya ng iyong kamay, pagkatapos ay mabilis na bumalik sa paglalaro. Ang prosesong ito ay makakatulong na gawing normal at lumikha ng mga positibong asosasyon sa pagpindot. Sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan sa oras ng paglalaro, ingatan ang iyong wika ng katawan. Manatiling mababa, para hindi ka magmukhang nagbabanta. Habang natututong magtiwala sa iyo ang iyong makulit na kuting at nagagawa mo siyang alagaan ng higit pa. Subukang iwan ang isang kamay sa kanyang likod sa loob ng ilang minuto at yakapin siya ng isa, pagkatapos ay pakawalan siya, masanay siya sa mas nakakainganyong nakakaantig. Pang-apat na hakbang, iwanang bukas ang pinto. Kapag regular mong nakikipaglaro kay Kitty, nagagawa mo na siyang alagaan ng kaunti, at comfortable na siyang kumain, uminom, at mag-alis ng regular. Hayaang bukas ang pinto sa safe room.
Kung mayroon kang iba pang pusa, gamitin ang mga hakbang na ito upang ipakilala ang iyong bagong pusa sa iyong resident kitty. Iwanan ang mga bowl, litter box, at carrier ng iyong pusa sa safe room sa loob ng isang linggo o higit pa at gumawa ng mga bagong feeding at elimination station kung saan mas gusto mong ilagay ang mga ito sa iyong tahanan. Pagdating sa litter box, sa halip na ilipat ito mula sa ligtas na silid, mas mahusay na maglagay ng pangalawa sa ibang lokasyon, dahil mainam na kasanayan na magkaroon ng higit sa isa bawat pusa. Maaari kang kumuha ng isang scoop ng bic mula sa luma at ilagay ito sa ibabaw ng bagong bic, upang magkaroon ito ng pamilyar na amoy. Ang lahat ng pagbabagong ito ay malamang na maging sanhi ng iyong pusa na kumilos ng mahihiyain, kaya ipagpatuloy ang tahimik na mga sesyon ng pakikisalamuha. Upang makita ang iyong pusa na ikaw pa rin ang taong nasa loob ng safe room. Huwag mawalan ng pag-asa sa mga pag-urong, dahil magkakaroon ng marami. Manatiling pare-pareho at maglaan ng oras sa proseso ng pagsasapanlipunan. Panglimang hakbang. Panatilihin ang kapayapaan ngayong nakapagtapos na si Kitty at wala na sa ligtas na silid. Tandaan na ang araw-araw ay isang pagkakataon upang alisin ang mga apektadong asosasyon at palakasin ang mga positibo. Ang malakas, bigla ang pagsabog ng ingay ay maaaring maging mas nakaka-stress kaysa sa matagal na malakas na ingay. Maaaring biglang burahin ng mga sumisigaw na bata, mga elektronikong alarma, at sirena ang pag-unlad na nagawa mo at may lalagay ang iyong pusa sa ilalim ng kama ng ilang araw. Bagamat hindi makatwiran na isipin na mapipigilan mo ang bawat malakas na ingay. Tulungan si Kitty na maging ligtas sa pamamagitan ng paghikayat ng mas tahimik na kapaligiran sa paligid ng bahay. Magsalita sa mahinahon na tono kapag nasa malapit ang iyong pusa. At magpatugtog ng nakakapawing pagod na musika. Huwag sumigaw sa iyong pusa, gaano man sila kamali. Sa mga kalmadong sandali, subukang tingnan si Kitty ng may malambing na tingin at kumurap ng dahan-dahan, maaaring makita mo pa siyang ibinalik ang pagpikit, na maganda para sa iyong relasyon. Pagdating sa oras ng paglalaro, pumili ng mga laruan na nagbibigay daan sa iyo na maglaro mula sa medyo malayo, tulad ng mga larwang wand na may mga balahibo o bola sa string, na magagamit din para makita si Kitty kung nagtatago siya. Huwag iduyan o ihagis ang mga laruan patungo sa isang makulit na pusa, lalo na kapag hindi pa sila handang makipaglaro. Pang-anim o panghuling hakbang. Huwag kalimutan. Ang pakikisalamuha sa isang skittish kitty ay isang mahabang proseso na naganap ng pasensya, determinasyon, at malaking puso. Magkakaroon ka ng magagandang araw at masamang araw, ngunit mahikayat ka sa kaalaman na nakagawa ka ng ligtas na tahanan para kay Kitty na mapagkakatiwalaan niya. Ang pagkakapare-pareho ay susi. Kaya patuloy na isagawa ang mga tip na binanggit dito sa kabila ng mga pagbabago at pag-urong. Sa kabuuan ng iyong paglalakbay, ikaw ay gagantimpalaan ng napakalaking pakiramdam ng pagmamalaki kapag ang iyong skittish kitty ay naglakas loob sa isang petting session o lumukso sa sopa sa tabi mo at napagtanto mong sulit ang lahat ng iyong pagsisikap. Sana meron kayong natutunan for this video. Muli, si Ronald Corpus Official na nagsasabing, kung hindi ka pa nakasubscribe sa kanyang YouTube channel kaya please subscribe sa YouTube channel niya. And kung nagustuhan mo ang video na ta, kaya paki-like. And kung ito ay karapat dapat i-share, so i-share po natin para sa kaalaman ng lahat, mag-leave kayo ng comment any suggestion. Opinion for the next vlog, o anumang karagdagang impormasyon tungkol sa video na ito. Limang hakbang kung paano paamuhin ang mga pusa. Kaya huwag mag-atubiling mag-iwan ng komento. And pinaka-importante mga ka-official ay huwag ninyong kalimutan i-click ang kanyang notification bell para updated kayo sa lahat ng video na ini-upload dito sa YouTube. Nagpapasalamat din siya sa inyong walang sawang suporta sa kanyang YouTube channel. Mahal niya kayong lahat. Magkita-kita tayo sa susunod na vlog.